Welcome ulit sa isang aking bulag-bulagan at yun nga, ngayon naman ay gym supplement pa rin ang pag-uusapan natin mga kaibigan. At ito naman ay tungkol sa mga fat burners at kung ano ba ang secret pill talaga para mag-burn ng fats, mag-remove ng unwanted body fat sa ating katawan. Kasi diba, ayaw natin ng may stomach fats tayo, diba? So mamaya, i-reveal ko sa inyo kung ano ba talaga ang secret pill at secret medicine para tanggalin ang body fats nyo. Okay? So ngayon, papakitaan ko muna ulit kayo ng clip ng mga fat burners. So, yun nga, no, nakita nyo na yung mga different kinds of fat burners na binibenta sa market. So, alam ko hindi pa yung lahat ng fat burners na binibenta all over the world. Pero yun, yung mga like famous na fat burners na binibenta sa market. So, yun. Excited na ba kayo na ipakita ko kung ano yung toong secret pill para mag-remove ng unwanted body fats sa ating mga katawan? So, eto, papakita ko. Ito yung name ng supplement. Cardio. So, yun. Cardio talaga ang secret pill at magic pill para makatulong sa inyo na mag-burn ng body fats at mag-remove ng unwanted body fats. So, I'm sorry to say, walang secret pill at walang magic pill na fat burners kasi puro eto, food supplement lang naman talaga siya. Yes, nakakatulong siya, pero at the end of the day, kung magte-take kayo ng fat burners, pero wala naman kayong effort na ginagawa, useless ang fat burners na bibilhin nyo. So, para sa akin, advice ko sa inyo is, huwag na kayong bumili ng fat burners. Ang gawin nyo is, mag-diet. Gumawa kayo ng diet plan, mag-research kayo ng mga diet plan, diet program, and then next, cardio, exercise, yun. Yun, perfect combination yung dalawang yun. Pag ginawa nyo yun, I'm sure magre-remove talaga yun ng body fats. So, eto nga, last February 5, nanggaling ako sa Pinas, then bumalik ako dito noon, February 5, ang laki ng body fats na na-gain ko, and then, nag-decide ako na mag-diet at mag-cardio for 3 months and then weightlifting as well. So, eto, papakita ko sa inyo ako anong naging result. So, yun, diba? Nakita nyo kung anong nangyari. So, ang laki nung na-lose ko. And hindi ako gumamit ng fat burners kahit ano. Kahit anong fat burners, hindi ako gumamit. Ginawa ko lang is clean diet and then nag-cardio ako every day. Sa cardio, ang ginagawa ko, ito yung ginagawa ko. So, share ko sa inyo. Warm up, ang ginagawa ko is low heart rate, low intensity cardio na warm up, na cardio. Magbe-burn ako ng 300 calories sa warm up. After that, weightlifting. Moderate to heavy weightlifting. So, 45 minutes yon. 2 muscles ang hinihit ko doon. It's either chest and then triceps. Or pwede nyo rin naman gawing back and biceps or either way, chest, biceps, parang ganun. So yun, kayo bahala dun. And then, after ng weightlifting ko, magpo-post cardio ako ng low intensity cardio ulit. Low heart rate lang din. Ayun, binaburn ko dun naman ay 700 calories. So yun, kung iisipin nyo, 1,000 calories na yung naburn ko sa cardio and then sa weightlifting, sabihin na natin is 300 to 400 calories ang nabiburn dun. So kung iisipin nyo, almost 1,500 calories ang biniburn ko dun. So itry nyo, share ko sa inyo, itry nyo yon for 1 week, makikita nyo yung difference talaga ng transformation nyo at makita nyo yung difference sa body fats nyo, maglulose talaga. Pero syempre, hindi siya magwo-work kung hindi kayo magda-diet. Okay?
So yun nga, kahit ano pang diet plan yan, like ketogenic diet, intermittent fasting, or any diet plan, alam nyo, it all goes down to calorie deficit. Lahat ng diet plan na yan, ang tinuturo lang sa inyo is mag-cut kayo ng calories. Yun yun. So, for example sa akin, ha, papakita ko lang sa inyo mabilis. Ito, in-body test ko to. So, right now, ang weight ko is 66.5 kilograms. Meron akong muscles ng 32.6 kilograms ng muscles sa katawan. And then, ang body fats ko ngayon is 14. 14% body fat. So, yun. So, ako, may basal metabolic rate ako ng 1,604 calories. So, ang basal metabolic rate, ito yung binaburn ng katawan natin even without doing anything, kahit nanonood lang tayo ng TV, nagsa-cellphone, or kung ano-ano man. Yun yung binaburn ng katawan natin. So, meron akong recommended calorie intake ng 2,592 or sabihin natin 2,600. So, ang ginawa ko dun is kinaton ko yung 1,000. Inalis ko yung 1,000. So, everyday may 1,600 calories lang akong tinitake na pagkain. So, yung 1,600 calories na yun, kung iisipin nyo, diba, nagbe-burn na yung katawan ko ng 1,604 calories. So, kakain ako ng 1,600 calories na pagkain. Pero, syempre, kailangan nyo i-segregate yon during the day. Okay? So, kung isipin nyo, kakain ng 1,600 calories. And then, i-burn lang din ang katawan ko yun. Kasi 1,604 yung basal metabolic rate ko. And then, magka-cardio ako, mag-exercise ako. Yun nga, di ba, nagwa 1,000 calories ako. Ang ginagawa ko lang is cardio. Low intensity na cardio. And then, may weightlifting pa. So, kung iisipin nyo, saan kukunin ng katawan ko yun? Di, syempre sa body fats, di ba? So, yun. Kung iisipin nyo mabuti, meron... iba't ibang tao may mga different kinds of basal metabolic rate. So, depende sa weight, sa height, ganun. So, yun. So, try nyo, guys, na gawin yung ginawa kong program na everyday 1,000 calories sa cardio and then even 30 minutes for weightlifting. Okay na yun. At least matone up yung muscles nyo, diba? Especially sa mga nagbabodybuilding and then nagsishredding. And for nagda-diet talaga yon, kung toning down lang naman gusto nyo gawin, gawin nyo yun. And then, konting advice pala, please, kung magda-diet kayo, iwasan nyo yung mga fast food. Kasi mataas yung trans fat niya. So, yung trans fat, sa madaling sabi, ito yung fats na hindi kilala ng katawan natin. So, hirap i-burn ng katawan natin ang trans fat at nag-i-store siya as body fats. So, mas magandang healthy fats. So, lahat ng pagkain na bibili nyo, i-check nyo yung nutritional facts, i-check nyo kung may trans fat. Kung zero trans fat, okay yan. Pero kung may trans fat, it's a no. Okay? So, kailangan nyo iwasan yung trans fat talaga. It takes time bago ma-burn nga yung trans fat kasi nag-i-store talaga siya as body fats. Kasi hindi siya ganun kadali i-burn ng katawan natin. So, yun. And then, for other people naman na hindi nyo naman kailangan ng six-pack abs or kung ano man or magandang katawan, ang advice ko sa inyo is enjoy nyo yung pagkain. I-enjoy nyo lahat ng pagkain na gusto nyo, pero please, nakikiusap ako, mag-exercise kayo kasi para sa own benefits nyo rin yan. So, yun, kailangan din ng katawan natin ng exercise talaga. So, sa isang linggo, kahit magbigay kayo ng 3-4 na araw sa pag-exercise, kahit jogging or kahit ano activity man yan, please, gawin nyo para sa inyo yan, kasi ang exercise talaga is nakatulong sa inyo ng malaki kasi nakapag-release siya ng mga toxins sa katawan at syempre nakapag-relax ng katawan, and then yun, healthy talaga siya. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. So, sorry, kasi wala talagang secret pill or magic pill na may offer sa inyo ang market. Puro kalokohan lang yan. I mean, yes, may maitutulong, pero nasa sariling effort nyo pa rin yan kung paano kayo mag-burn ng body fat. So, yun, tandaan nyo lang, lagi kayong mag-cardio. Ito ang secret pill. So, alright, yun,
Thank you ulit sa panonood sa aking vlog-vlogan. Sana may natutunan kayo, and then next vlog ko naman magpapakita ko ng mga workout ko. So, a short clip ng workout ko. Yun. So, thank you ulit sa panonood. Ingat kayo palagi and God bless. See you!